So, yun pa rin yung gagawin natin. So, sa previous na video natin is pinakita ko yung mga different methods in solving for the ultimate strength design. So, yung una is yung method 1. Yung gagamit tayo ng figure para makompute yung problem. Then, sa method 2 is gagamit tayo ng formula na to. Sa method 3 is same pa rin yung formula for method 2. So, this is method 3. Kasi minsan ginagamit din to sa aklat, na where alam natin yung mu is just vrn ng bd squared. Where yung rn dyan, that is equivalent to coefficient of resistance. Or that is equivalent to Fc prime nung W 1 minus 0.59 W. Okay, klaro. Kung sa-substitute mo yun, magiging ganito yan, ha? So, phi nung Fc prime W 1 minus 0.59 nung W, then BD squared kung sa-substitute mo siya dito. Kaya meron tayong formula na ganito. Fc prime BD squared W 1 minus 0.59 nung W. So, I think pareho lang siya dito, no? Kita naman, di ba? Yung ito. Phi nung Fc prime BD squared W times 1 minus 0.59 W. So, same lang sila nito. So, ito yung magiging method 3 natin. So, pwede kang gumamit ngayon ng ganitong formula. So, once gagamit ka ng ganyang formula, so, yung pag-compute ng steel ratio is ganito, 0.85 Fc prime Fy ng 1 minus square root ng 1 minus ng 2RN divided by 0.85 Fc prime. Okay? Kaya, I think familiar sa inyo yung mga formula na to. Na? So, next is check mo yung steel ratio kung pasok siya dito sa range na to for the minimum and maximum steel ratio na requirements ng code. Then, makukompute mo na ngayon yung number of steel bar. No? So, yan yung sa method 3. So, yun lang yung sa method 3. So, proceed na ako dito sa next topic natin, yung sa strain diagram naman ako, ha? Okay, yan. So, sa strain diagram, meron tayong ganito, i-redraw ko na lang muna ulit. Bali, ganyan, ha? So, ito yung sa concrete natin, which is 0.003. Then, ito naman yung sa steel. And, dito yung neutral axis. And, yung point na yan, 0. And, alam natin yung location na to is C. Then, dito is D minus C. Diba? Sabi sa code, proportional lang daw sila. So, pwede natin magamit yung ratio and proportion. So, by ratio and proportion. Okay. So, makikita natin na yung SC divided by D of D minus C is equivalent nung ECU all over nung C. Or this is equal to EC D minus C 0.003 all over yung C. Or yung SC is just equal to 0.003 nung D minus C all over C. Okay? So, kung babalikan natin yung Hooke's law, or sabi niya, stress is directly proportional to the strain. Ha? So, ganito. So, yung stress dyan, yan yung Fs. Then, we have Es. And, this is elastic modulus. Then, ito yung strain. Strain ng steel. So, ganito lang yan.
So, alam natin yung ES standard 200 megapascal. Or that is 29 psi. Times nung 0.003 nung D minus C all over C. Kaya meron tayong formula for FS. And that is 600 nung D minus C all over C. Kaya napaka-importante yung formula na to. Okay? So, pag nangyari pala, yung EY, nga pala na. So, yung strain at yielding point is just FY all over yung ES. Or that is FY nung 200,000. Okay, klaro. So, pag nangyari na yung ES mo is greater than or equal nung EY kasi yielding na tayo. So, bali lampas na siya sa yielding point. So, sure tayo na yung steel yields. Pag nangyari naman na yung ES is less than nung EY, so yielding point, parang hindi niya panabot yung yielding point, so yung steel does not yield. Okay? So, yung EY lang yung titignan mo. So, kung lumampas na siya ng EY kasi yielding, lampas bali siya ng yielding point, so nag-yield. Pag hindi siya umabot dun sa yielding point, which is less than ng EY, so ibig sabihin, still does not yield. So, ganun lang. Na? So, i-derive din natin yung location ng balance design. Na? Yung C. So, pakita ko na lang din. Okay. So, kukunin ko lang yung figure na to. Kasi ito lang man din yung gagamitin ko. Ayan. And then, so ito na yan, ha? Ito na yan. So, maku-compute natin yung sa balance design. Kasi napaka-importante din yung formula na ito, yung CB. Kukumpute din natin yan, ha? So, ganun pa rin. By ratio and proportion. So, by ratio and proportion. So, pwede natin gamitin yung triangle ngayon dito. No? Yung ito. So, pro-project lang natin ito. Triangle na ito. Ayan. So, ito yung triangle na kukunin ko. Okay? Kunin ko yan. Ito na yan, di ba? So, yung dito na distance, ito yan. This is 0.003. Then, dito na distance, this is, di ba yung ito? 0.003 pa rin to. So, this will be 0.003 plus yung ES, mapapalitan yan ng EY. So, magiging EY yan. So, EY. Okay. Then, yung dito, magiging C balance yan. Okay? C balance. Then, dito din, magiging balance. D minus the C balance. So, may ratio and proportion, meron tayong 0.003 all over the C balance. And this is equal to 0.003 plus nung EY all over D. Yung ito, we have effective depth, no? So, effective depth. So, therefore, yung by cross multiplication, so we have 0.003D nung 0.003 plus EY times yung C balance. Okay. So expand ko pa yan, ha? So magiging 0.003 yan nung depth. So equivalent yan nung 0.003 plus yung FY all over yung ES times yung C balance.
Okay ba? And paano ba? Multiply na lang natin to lahat ng ES. Okay? Multiply na lang natin yan ng ES. Alam natin yung ES is 200,000 megapascal, di ba? So, 200,000 times 0.003, that is 600 nung depth. Then, we have ES times 0.003. Okay? So, that is 600 plus ES times Fy over ES. So, yung matitira Fy. And we have CP. So, therefore, yung balance pala is just equal to 600 over 600 plus D Fy. So, napaka-importante nawala yung depth. 600 nun depth. Okay? So, 600 nung depth all over 600 plus Fy. So, napaka-importante din yung formula na to. So, kailangan memoryado nyo din to, no? Yung dalawang formula na to aside dito sa mga methods natin, no? So, may isa pang formula na gusto kong ipakita din. Pero makikita natin yan dito sa witness stress block. Okay? So, I think that's it for this video. Thank you.